Okay mga boss, magandang hapon sa inyong lahat, no? So hapon ako nagbablog tuwing alas 5 para hindi na mainit, kasi hanggang alas 5 yung init dito sa area na to. So dito mas maganda magvlog, mahangin, malilim. So ito yung Esculina na nabanggit ko last video ko dun sa Spartan. At nga pala, ang dami kasing nagtatanong dun sa Boston Millionaire na binlog ko last nung isang araw, at yung Allen Roundhead na napakagwapo. So sold out na po sila mga boss, no? Kaya nga sinabi ko, yung manok ng GTP hindi po nagtatagal, dahil bukod sa street breed, eh mura po, no? Affordable talaga dun sa mga nakakaintindi bilang isang breeder. So dun naman sa mga hindi nakakaintindi sa pagbe-breeding, ay mamamahalan talaga sila, dahil wala naman silang breeding eh. So siguro hindi pa nila ranas yung maging isang breeder, lalong-lalo na pag ikaw ay mamumuhunan. So yung iba namamahalan talaga. Pero dito sa JTP, talagang napakamura. Napakamura ang manok dito, tapos quality pa. Ang kagandahan pa dito, kung ano yung binili sa isang farm na sikat, gaya nito, isa itong Esculin, mamaya ko na ipipigure. So kung ano yung binili ko sa isang farm, yun na yun. At pag bumili po ako materyales, hindi po Battle Cross ang binili ko sa mga sikat na game farm. Kasi nagbibenta ako, nagsishare ako sa mga breeders, sa mga backyard breeder. So ang target ko talaga, pag bumisita ako sa isang mga sikat na game farm like Martin Esculin, so ang target po natin ay hindi po Battle Crosses, no? Ang target po natin ay pure. Yeah, pure Boston Roundhead street breed. So yun yung target ko, kasi dun sila sikat sa Boston. So yun lang yung target ko, Boston Roundhead. So yung iba, mga hindi nakakaintindi, namamahalan sila. So choice nyo na yan. Kung gusto nyo talagang baguhin yung pagmamanok, kung gusto nyo talagang ituwid yung sarili nyo pagdating sa pagmamanok, dahil sa panahon po ngayon, pagalingan na po ng manok, at syempre pataasan ng quality, no? So hindi na po ito yung tulad ng dati na senyalado, may anting-anting. So wala na yan sa panahon ngayon mga boss, no? So kung nagpapaiwan kayo sa panahon na yan, may iwanan talaga kayo ng panahon. Okay, kasi ngayon paganda na ng paganda yung manok, pa-improve na pa-improve yung lahi, tagalingan, syempre palakasan ng manok. So dito sa GTP, kung ano yung latest, yun yung binibreed, no? So ngayon, dito na tayo. Here we go again. Ito, saglit lang ito. Wala pang isang araw ito, sold out ito. Ang kagandahan dito, meron tong trio, kapares. May kapares ito mga boss, so unahan nyo na bago pa makuha ng iba. So ayan po ang aking pure Boston Roundhead ng Martin Esculin F1. So siya po ay national banded. At ito yung nagustuhan ko sa kanya, kasi meron siyang, ayan mga boss, bandira. Then meron din siyang puti sa pakpak sa dulo. Ayan o. Dito wala. Meron din isa. Alam nyo mga boss, ganitong figura ng manok. Kita nyo, pag hawak nyo pa lang yung ayan o. Nakaganyan yung paa. Hindi yan papalo ng mahina. Oo. Hindi yan papalo. So pag nakalaylay yung paa, wala yun mga boss. Ampaw yun. Okay? So sa tinagal-tagal ko na sa breeding, halos kabisado ko na yung mga manok. Yung figura, yung bone structure. Ito, puno. Oh? Pag ito nag-8 months, mga boss, sobrang gwapo na nito. 6 months lang po ito, naglalaban na po ito. At bihira akong hawakan. Okay, gaya nga na sinabi ko dito, ang manok dito, bihirang hawakan. At ako lang ang humahawak ng mga manok dito. Na kahit yung mga handler ko, hindi yung nahawak ng mga manok. Kasi nga, maiilap, no? So bihira din silang humawak. Kaya tignan nyo yung manok dito. Mga boss, tignan mo yung ulo. Sa ulo pa lang, ayan o. Pulang-pulang mata, maliit ang ulo. Ito talaga, Esculin, street breed talaga ito mga boss. Kung hindi lang na-strike yung una kong channel mga boss,
Itong channel ko ito, hindi lang nag-strike, hindi ko dinilit lahat ng mga videos ko, mga previous videos ko. Makikita nyo lahat yung materialis ko. So, nung na-strike ako, tatlong beses ako na-strike. Kaya pinag-delete ko lahat ng videos ko. At na-repress ko. So, hindi ko na sila pwedeng i-upload kasi madidetect. Pero mga boss, ito, solid esculin ito. Napakagwapo. At saka, yung utak nito, mataba ang utak ng Boston, mga boss. Boston, isa sa pinakamatatalinong manok na panghalo, pang-infuse, no? So, pwede nyo siyang i-infuse kung saan nyo gusto. Ayan, no? Alam nyo, mga boss, nung hindi pa ito naglalaban, hindi ko talaga ito napapansin. Ngayon, syempre, may mga markings tayo, ayan, tulad nito. Ayan, no? Lift in, lift out. Ito ay Boston Roundhead. Lift in, lift out. Ganda. Ang ganda. Wala na to. Sold out na to, mga boss. After this vlog, sold out na po ito. Tested po tayo. Napakadami na po natin na-out na mga manok. Talagang yung feedback, magaganda. Meron din namang mga negative na feedback. Hindi natin may iwasan yan bilang isang Pilipino. So, hindi tayo nagkakaunawaan. Pero, lamang pa rin yung feedback natin ang magaganda. So, yun. Mga boss, Boston Roundhead. Ngay, pakita ko pala yung inahin. Okay, mga boss. Ito naman yung inahin na Boston. Esculin din po ito. Siya, mga boss. Ano? Nakakak na. Markings, left out. Left nose. Ayan. Boston ito. Ayan, mga boss. Pure Boston Roundhead Esculin. Tatlo ito, mga boss, no? Pakita ko pa yung isa pa para makita nyo. Ah, dalawa ito, dalawa. Lang ya, bilog na bilog yung ulo, oh. Roundhead na roundhead. Oh, ayan ito. Lift in, lift out. Oh, hindi magkapatid, mga boss. Kasi yung alalaki natin, double marking sa paa, in and out. Ito, out and out ito. Tapos walang marking sa ilong, hindi magkapatid. Ang ganda. Ayan ang ating pure Boston Roundhead. Oh. Kumakaway sa iyo, bossing. Ikaw na lang yung iniintay. O, bakit ba kasi ayaw mong sumubok? Bakit ba kasi lagi kong sibukas? Naiiwanan ka tuloy. Ha? Ang ganda nito. Grabe yung paa. Sobrang nipis, mga boss. Kapakanipis ng paa. So yun lang vlog natin for today. Maraming salamat po. And God bless you all. Mabuhay ang bayang Sabungeros.